Sa ibang balita naman, alam niyo bang isang Pinoy ang dahilan kung bakit kahit anong araw ng taon, pwede tayong makatikim ng masarap na mangga? Kilalanin ang Pinoy scientist na si Dr. Ramon Barba at iba pang bagong national scientist sa pagbabandila ni George Carino. Bihira siguro ang nakakapansin kung bakit sa makabagong panahon, kahit saan ka lumingon, makakakita ng mangga na ibinebenta kahit di naman panahon ng tag-araw. Dahil ito kay Dr. Ramon Barba, ang horticulturist na nakadiskubre noon na ang salitre o potassium nitrate ay nakakapagpamulaklak ng mangga. Hindi kumuha ng patent si Dr. Barba para magamit ng maliliit na magsasaka ang kanyang imbensyon. Katangahan nyo, trabaho lang ang isip ko noon, doon kasi sa university, wala pang isip sa patent. It's only much later, nagtatekom ng laki pa lang value. Ang marine biologist naman na si Dr. Edgardo Gomez, pagkadalubhasa sa coral reef at marine species at least sa West Philippine Sea, ang tinutukan sa 40 taon ng pag-aaral niya. Ang Sprat List ay pinag-aagawa ng mga bansa kasama ang Pilipinas at China. Pero dahil sa galing ni Dr. Gomez, imbitado siya sa conference sa Hainan Province sa China para magsalita tungkol sa maayos na paggamit ng likas na yaman ng West Philippine Sea. Tatalakayin din ni Dr. Gomez kung ano epektong idinudulot sa dagat ng mga estrukturang tinatayo ng China sa Sprat List. I would make mention of that, but only in the sense that in that process, they should see to it that the environment is not destroyed. Kanina, ang pinakahuling batch ng national scientist ng bansa ay kinilala sa Malacañang. Mula 1978, 41 Pilipino pa lang ang nabigyan ng karangalan bilang national scientist. George Carino, ABS-CBN News.